Yung sa update tayo sa Bullet URCC Camp, no, at ito, unahin ko muna ito bago kayo parin Bullet. Ha? Abangan nyo yung matinding ilalabas ni parin Dab Sambrere Canarap para sa lahat ng boksingerong Pilipino. From para sa akin, no, naalala ko talaga, nakagisnang kong Pilipino na boksinger talaga eh, na Barrete at saka Espinosa sa pinakumpisa. At itong pinakahuli, syempre, ang nakikita kong dulo eh, si James Martin. Ha? Okay, so syempre, pasok nyo sila Magsaya, sila Angkas, Asimero, syempre, chat nyo nito Donaire, eh. Senator Manny Pacquiao at Viloria, ano ba ito? Bautista, Nietes, Pagara Brothers, di ba? Sino pa ba? Si ano, si Jerry Peñalosa. O kaya yung mga nakita ko, mga nakita ko talaga, inaabang ko laging panoorin na nag-title o nag-champion na Pilipino boksingero. Napakalupit ng bit mga parpo, takikilabutan kayo, promise. So ang title nito is Kamao ng Mandirigma. Puta, abangan nyo. At ang sabi ni Paring Damsa sa akin, talagang papatindihin niya to kasi nga alay niya. Alay niya sa lahat ng boksingero Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. No? Kaya nga sabi ko, pre, abangan ko yan. At pinarinig nga sa akin niya yung beat. Grabe, parang kikilabutan talaga kayo. Iba yung datingan talaga. Ayoko mo naman sabihin para mas abangan nyo talaga kay Paring Damsa Brenica. Dito naman tayo sa URC, Bullet URCC Camp, no? At parang painit ng painit at talagang napipikon na nga talaga to. Kitang-kita ko talaga na napipikon na si Coach Badon tsaka si Mamot sa mga nangyayari. No? Kasi nga, si paring JB Tan, no? Si Capeño, talagang noong paman din talaga, kahit sabihin mo reactionist sila, doon lang talaga sa tama. Hindi naman kasi pwede mang utu yung mga yan. No? Hindi pwede magbaliktad yung mga yan. No? Again, ha, ito yung nakagistang ko kay paring, ano, kay paring JB Tan, tsaka kay OFW Behero. Magmula nung nag-off na kami din, no? Parang sabay-sabay kami nag-off niyan sa hype ng bote. Kasi nga, dul sa nangyari kay Billy Jack, di ba? Balik ko lang na konti, ha? Pare-pares kami nag-off niyan. Di ba, naglabas ako ng video na mag-iiba nga ako yugto. And then, si paring Bullet pala, tumigil na rin. Kasi nga, ayun nga, hindi na maganda yung mga nangyayari. Medyo may focus dun sa loob. At mukhang naayos na nga ngayon, kaya bumabalik na sila paring JB Tan Vlogs, tsaka OFW, sa pag-content ng bote. Balik tayo dito sa URCC. Yung nga, basag talaga par. Yung compiling ngayon ni JB Tan Vlogs na nililihis pa kasi. Nililihis pa nila Coach Badon tsaka ni Mamot yung ano, yung istorya na hindi raw nila pinauwi. Eh, yun nga eh. Bigla na nga umentra, di ba? Yung content ko kagabi, biglang umentra nga si Kiko Matos. Kasi nga, bakit daw si Coach G. Bote yung ano? Yun na yung hype nun eh. Wala na yung Bote. Nag-Coach G. Bote. Tapos, URCC. Okay? And then ito nga, tsaka sila umentra ulit kasi bigla na wala nga, di ba? Naalala nyo kasi may laban si Mamot nun. O, oh, yung huling laban niya. Yun na yun, Coach Badon. O, sabagay, sabi ko nga, ako, ipipilit ko lagi dito na kung ano man yung pinag-uusapan ngayon na gulo dyan, kung sino man yung talaga yung totoo may sinasabi, kitang-kita naman kasi Coach Badong eh. Kaya wala naman siguro masama na tanggapin mo yung pagkakamali mo o manghingi ka ng dispensa. Pero again, kung papairalim yung pagiging pikon talaga, haba to. At ayun doon sa sinasabi mo na, what if kung di ka palabanin? Wala naman mawawala eh. Walang mawawala kay paring Bullet. Sa inyo, meron. Kasi nga, doon pala sa ginawa nyo talaga. Bakit mo pinabayaan sa lubungin nga ni Mamot si Bullet sa airport? Na alam nyo, pwede magkaroon ng illegal case o talagang ano, kaso yung parehas. Imagine ha, imagine ninyo, just for the hype, just for the marketing, pinayagan mo. Diba? Kung talagang, kasi ngayon parang pinapalabas mo na parang napaka-professional nyo eh. Diba? Dapat hindi kayo pumayag sa ganun kung sino man nagdikta noon na gawin yun, di ba? Kasi OFW rin si paring Bullet nga, pro si Mamot pero pinabayaan mo. Ngayon pa ba tayo magmamalinisan? Ngayon pa ba tayo magmamalinisan? So, wala naman siguro problema na kumambyo ka. Pero again, hindi kita inutusan, coach, ha? Hindi kita inutusan na mag-sorry ka o ganun-ganun. Kitang-kita kasi ng mga tao. Kitang-kita kasi ng mga tao. Yung sinasabi mo na sino ka ba? Oo, pwede sa larangan na MMA, hindi nyo kilala si paring Bullet. Pero, again, na hindi naman sa pag-ano, si paring Bullet kasi talaga, kahit bakbakan mo siya, iaangat niya yung channel mo eh. Ito yung tao talaga na hindi mo, alam mo na magagagawin niya sa'yo. Kasi yung iba lang dyan, parin, hindi talaga mamamansin na malilit na YouTuber. Siya kasi, pag ginaspang mo siya, tinan mo, di ba? Hindi naman sa pag-ano, nakatulong din naman talaga sa hype doon sa channel niyo. Dahil pinopromote niya rin. Again, hindi ko sinusumbat yan. Yan lang kasi nakikita ng mga fans, no? Na sa likod ng mga sinasabi niyo na parang, oo, talaga mapipikon kayo kay paring Bullet. Kasi siya nga, hype king nga eh. Hype king si paring Bullet, coach. So, ibig sabihin, no hype talaga, no life ang YouTube eh. At yung hype niya kasi, may entertainment. Di ba may entertainment, hindi basta yung tapang-tapang lang na wala naman talaga, puro bunga nga lang. Pagdating sa personal, wala naman pala talaga. Di ba? Si paring Bullet, iba yung hype niya. Hype niya, galaw niya, skills niya,
katawan niya, lahat dalan-dala niya, 'di ba? Kaya nga, wag na nating ano 'to. Wag na nating ilusot ng ilusot kung saan-saan. Makita-kita naman eh, mapapahiya lang kayo lagi. Baka diyan pa kayo maano, ma-depress. Baka diyan pa kayo ma-depress ang mga fans kasi nga wag nating lokohin yung mga tao, no? Tayo mga influencer tayo. Kahit ganito nagkakabakbakan mismo sa dahil nga magkabila tayong training camp eh. Pakita pa rin natin yung totoong salita, yung totoong lalaki. Yung totoong ano, yung totoong tayo talaga sa harap ng camera. Kasi kung si Skis, wala nang tulak kabingin sa iyo, Coach Badong tsaka Mamot, eh, talagang yan na kayo, champion na kayo, may napatunayan na kayo. Pero pagdating dito sa community, pagdating dito sa mga sa publicity, iingat tayo sa mga sasabihin. Kasi baka mamaya, imbis na tumaas na sana, no, alam naman natin yan, kahit sabihin nyo, hindi yan ang pinagkukuhanan nyo ng bread and butter ng channel nyo, tumaas na sana, makakatulong kasi sa marketing nyo dyan sa business nyo, sa gym, sa personality ni Mamot, makakatulong talaga yan sa social media, sa kahit anong gagawin natin sa buhay. Ngayon, kung babalik tarin natin na babalik tarin, eh magmumukha na rin tayong vlogger na puro kape kay peke pinagsasabi dyan para lang ano, para lang umangat channel, tapos eh, baka baligtad, baka bigla rin kayo umatras. Baka biglang bumagsak din channel nyo. Napopromote pa nga kayo ni parang JB Tan Vlogs at saka ni OFW Behero. Okay, so it's a part of the hype, marketing. At alam ko, no, alam ko, nakikita ko sa iyo, Coach Badong, na after camera siguro sinasabi, ah, hayaan mo sila mapikon. Ah, okay, ganito naman sa vlogging ano eh, world eh. Ah, ganito naman sa YouTube eh. I know. Amoy ko kung ano yung ginigisa nyo dyan sa channel nyo. No, ewan ko lang kung sasakayo na mo hindi o nabubuko ba kita o nabubuko ko kayo. So yun lang mga par, no? Again, abangan nyo yung kamao ng mandirigma na ilalabas si Parin Dam sa beat pa lang par, pati yung lyrics, kikilabutan ka talaga. Ito yung mga kanta na para talagang one of the, para sa akin, no? Parang alam mo na, si Francis M, pag gumawa ng kanta talaga yung pang bansa, pang buong Pilipino. Ito naman pang buong boksingero mga par ng Pilipinas. Abangan nyo, ilalabas siya ni Parin Dam sa Brenega. At again, dito sa URCC Camp Bullet Team, bukas na yung aming big collaboration na training to, mga parbakbakan to. Hindi to petex, mga par. Kung pwede nga lang, one week kami magsama sa isang lugar and then araw-araw training talaga. Kasi hindi rin namin makukuha to ng one day training lang eh. At alam ko yung mga adjustment na pwedeng gawin dapat. So sana, depende sa pag-usapan namin bukas kung hanggang saan yung training na gagawin namin at ilang araw a week. Yun lang, mga par. Sige, abangan nyo.